Magandang araw ng Miyerkules, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Tutol si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mungkahing pansamantalang ibaba ang taripa sa bigas para mapababa ang presyo nito sa merkado. Ayon sa Pangulo, hindi pa napapanahon na ibaba ang taripa sa bigas lalo't nakikitang bababa ang presyo nito sa pandaigdigang merkado sa mga darating na araw. Dagdag pa ng Pangulo, kadalasang ibinababa ang taripa kapag tumataas ang presyo ng isang produkto. Ayon sa Presidential Communications Office, iprinisinta ng National Economic and Development Authority sa Pangulo ang update ukol sa mungkahing bawasan ng taripa sa isinagawang sectoral meeting sa Malacanang. Bukod sa NEDA, nagbigay din ng datos ukol sa mungkahing ito ang Department of Finance, Department of Trade and Industry, at ang Department of Budget and Management. Nauna nang nagsabi ang ilang grupo na mga magsasaka na pawang mga negosyante at importer lamang ang kikita sa pagbabawas ng taripa sa bigas. Posible rin anilang maapektuhan nito ang presyo ng palay. Samantala, sinabi ng Pangulo na pag-aaralan pa nilang mabuti kung aalisin na ang ipinatutupad na price cap sa bigas. Sa ilalim ng Executive Order No. 39, nagpapatupad ng 41 pesos per kilo na price cap sa regular milled rice at 45 pesos per kilo naman sa well-milled rice. Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agrarian Reform ang mga farm-to-market road para masiguro ang mabilis na daloy ng mga produkto at serbisyo. Sa isang sectoral meeting, sinabi ng Pangulo na kailangang unahin ang pagtatayo ng mga proyekto batay sa pakinabang at epekto nito sa kaunlaran. Inihalimbawa niya ang mga lugar kung saan pangit at sira ang mga daan pero madalas na ginagamit sa pagdadala ng mga produkto patungo sa merkado. Inatasan din niya ang DA na makipagtulungan sa ibang ahensya ng pamahalaan at alamin ang mga lugar na kinakailangang ayusin at lagyan ng farm-to-market road. Bukod dito, pinapatignan din ng Pangulo ang mga nasirang kalsada, sanhi ng bagyo at iba pang kalamidad para sa rehabilitasyon ng mga ito. Nitong Oktubre 2022 ay nakapagtayo ang gobyerno ng mahigit 67,000 kilometro ng farm-to-market road o mahigit kalahati ng target na 131,000 na kilometro. Maseserbisyohan nito ang nasa 14 na milyong ektarya ng taniman at pangisdaan sa bansa. Nagsumite na ng courtesy resignation si Office for Transportation Security Administrator Mao Aplasca sa gitna ng sunod-sunod na kaso ng nakawan sa Ninoy Aquino International Airport. Sa kanyang liham kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinabi ni Aplasca na makabubuti para sa interes ng nakararami ang kanyang pagbibitiw. Matatanda ang inihayag ni House Speaker Martin Romualdez na personal niyang haharangin ang budget ng ahensya at ng mga attached agencies nito kung hindi siya bababa sa pwesto. Noong nakaraang linggo, pumutok ang issue ng nakawan sa NAIA sangkot ang screening officer na nahuli sa CCTV na lumulon ng di umano'y papel na pera na nagkakahalaga ng 300 dolyar. Giit ni Aplasca, wala siyang ginawang mali maliban sa pagsugpo sa korupsyon sa lahat ng mga paliparan sa buong bansa. Umabot na sa halos 700 katao ang naapektuhan ng volcanic fog at smog sa Metro Manila at Batangas. Base sa ulat ng Department of Health, nasa 691 ang bilang ng mga nagkasakit dahil sa fog mula sa Bulkang Taal. Naiulat ito sa lalawigan ng Batangas kung saan pinakamaraming apektadong residente ang mula sa munisipalidad ng Balete na nasa 208 kaso. Sinundan ito ng San Pascual na may 135 kaso at sa Agoncillo na may 76 na kaso. 2 tao naman ang naospital sa Lian habang isa sa Tuy. Siniguro naman ng DOH na nabigyan na nila ng kinakailangang tulong ang lahat ng mga naapektuhan sa tulong ng Center for Health Development sa Calabarzon at Mimaropa. Ayon sa air quality monitoring ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau at ng Batangas State University nitong Lunes, nasa fair category na ang hangin sa Metro Manila habang good naman sa Batangas. Paalala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nanatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal at patuloy pa rin ang abnormal condition nito. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph, ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondoc. Magandang hapon.